Grabe, ang galing talaga ng laban niyang yun. Boss, manood ka kaya, kahit isang beses lang. Ayoko nga. Papanoorin ko silang sinasaktan ng anak ko tapos magbabayad pa ako. Atakihin pa ako sa puso. Ano yun, iha? Ah, ano po kasi? Kukumasahin ko lang po si Ipo. Ang dami niya kasing tinanggap na suntok eh. Okay lang siya. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Tulog pa rin siya? OMG! Kaibigan ka niya, di ba? E di puntahan mo siya sa loob. Apa! Makikituloy lang po. Puro pasa. Patunay ang mga pasa na pinagbuti niyang laban. Hindi ko napansin na ang lapit ko sa mukha niya. Napansin niya kaya? Hay, Ipo. Sinala ko to. Ay, ang cute ng bilog ng mukha niya. Hindi ako makatiis. Pagkakataon ko na, sasamantalahin ko na. Ginagawa mo! Sobrang ako mag-take advantage na natutulog ah. Hindi ba kapatid ka nung si Itagaki? Ako si Nana ko. Sino ka? Bakit? Girlfriend ka ba ni Ipo? Isa akong kaibigan ng Makunochi. Kumi ang pangalan ko. Ah, kilala kita. Ikaw yung nakababatang kapatid ni Mashiba, si Kamatayan. Teka lang, anong ginagawa mo dito, Kumi? Bakit ako? Hindi mo ba alam na registered nurse ako? Ipapakita ko sa'yo kung anong kayang gawin ng isang tunay na nurse. Oh, hindi tama na sobrang pigain ng face towel. Kanina ko lang pinalitan yan, no? I-check ko nga ang pulso niya. Mabubulabog lang ang tulog niya pag ginawa mo yan. Breathing, heart rate, temperature, normal. Hindi naman siya emergency patient, no? Ay, naku, nakakainis talaga. Ako ang dapat na unang bumisita sa kanya. Sorry ka na lang, te, naunahan kita. Ako pa rin ang unang nakakilala sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo, ang babaw mo. Pwede ba? Hinaan niyo ang boses niyo? Kita niyo namang natutulog siya. Sino po kayo? Oh, dumudulas yung face towel. Pambihira naman. Ano ba kasing iniisip ninyong dalawa? Minus points. Minus points? Ilang beses ko na rin kayong nakita dun sa hall. Pero hindi pa ako nakakapagpakilala. Mari Mura, 23 years old. Isa akong sports writer. 3 years lang ang tandaan niya sa akin, pero ang lakas ng dating niya. Sinabi agad ang edad. Kapal lang isang ito ah. Kumi Mashiba. Nana ko ang Itagaki. 16 years old? Bata pa ako? Wala kaming pakialam. Kita nyo, tatlo-tatlo ang babaeng bisita niya. Ibang klase si Ipo. Sino naman kaya sa tatlong yun ang type niya? Ang iniisip ko naman, baka meron na siyang favorite sa isa sa tatlong yun. Ang akala ko pa naman, mai-interview ko siya ngayon. Malabo pala yun. Eh di, aalis ka na! Sige, bye-bye po! Nandito na lang din ako, magre-research na rin ako tungkol sa kwarto niya. Photo album mo? Ha? Ang kaso, ang bastos ko naman kung titingnan ko nang walang permiso, di ba? Oo, invasion of privacy nga yun. Bahala na nga. Ang daya! Gusto ko rin makita! Wow! Ang cute ng backpack niya! Sports festival siguro to. Parang lagi siyang kasali. Pero ang cute pa rin! Ang maliit na batang ito ay lumaking champion. Ang hirap paniwalaan. Nakakagulat nga! Mag-BFF na kayong dalawa ngayon, pareho kayong minus points. Tingin ko, ang machong tingnan ni Ipo kapag nasa gitna ng ring. What more pag nasa labas na lang? At yan ang isang dahilan, kaya habulin ng mga babae yung si Ipo. Ha? Ay, oo nga, ano? Bata at cute si Nana ko. Mature at maganda naman si Mari. Eh, ako, may malaking sablay sa pagkatao ko. Matanong ko kayong dalawa. Ngayon pa lang kayo nakapasok sa kwarto ni Ipo, no? Ano naman po ngayon? Ang ibig sabihin noon, wala pa sa inyong dalawa na may actual na relasyon kay Ipo. Nandyan kasi si Ipo na buksingero. At Ipo Makunochi na normal na tao. Hindi ko alam kung alin ang mas gusto ko. Nitong nakaraan kasi, parang napapansin ko na napag-iisa ko na sila. Ang hirap paniwalaan. Ako lang ang registered nurse dito, kaya ipaubayan niyo siya sa akin. Teka, sandali. Pinapalayas mo na ba kami? Alam ko na. Gusto mo lang solohin yung tao. Ay, hindi. Hindi naman sa ganon. Tumi! Bakit hindi na lang ikaw ang umalis? Sinabi ng registered nurse.
umalis ako eh. May ginagawa akong research. Ikaw ang umalis. Wala kang silbi dito. Ayoko! Hindi ako umalis! Grabe! Ang gugulo na namang bisita niya. Umuwi na lang kayo! Ayoko! Baka nauuhaw kayo. Uminumula kayo ng tsaa. Nakakatuyo ng lalamunan ng sigawan. Opo. Maraming salamat po. Minus points tayo lahat. Hindi ko alam kung dapat ba ako maging masaya. Anak ko siya, kaya proud na proud ako sa kanya. Ganito ang atensyon na nakukuha niya dahil lang sa boxing. Pero D-Muscle niya ang pinagmamalaki ko. Isa siyang mabuting tao. Sapat na yun para sa akin. Kahit sa training lang siya pupunta, maniniwala ba kayo nag-aalala ko? Tapos uuwi siya na puro pasap. Pero araw-araw siyang gumigising na masaya. Hindi ko masabi sa kanya na tumigil na lang siya. Kaya sa mga oras na ganito, nananahimik na lang ako sa tabi niya. Hinahayaan siyang magpahinga. Ipo! Umizawa? Grabe ka! Kung alam mo lang, tinulukan mo lang yung isang madugong laban! Ha? Huh? Anong laban? Sino? Sinong nanalo? Knockout ba? Sabihin na natin isang moral victory. Ha? Huh? Sa wakas, nakakakilis na rin ako. Siguro nagte-training yung mga nasa gym. May rookie king match pa si Itagaki at may match pa si Takamura. Pero bago yon, may title shot si Aoki sa Japanese title. Magandang hapon! Sir Ipo! Itagaki, kamusta ka na? Ready na! Kamusta na, Ipo? Dapat sa'yo, matulog ka na lang sa bahay. Ang hina mo kasi. Medyo inaantok pa nga ako eh. Sino yung payat na mamang yun? May bago bang sumali sa gym nung wala ako? Hoy! Nagbalik ka na pala! Si Aoki ba yun? Anong nangyari sa'yo? Dahan ka naman sa akin. Napasobra kasi yung pagbabawas ko ng tinmang kaya... Alam mo namang gusto niyang manalo sa labang yan. Masyado kasi siyang nerbiyoso pagdating sa laban niya. Ayan, nawala tuloy sa sarili. Okay lang ako. Isa akong veterano sa boxing. Bago dumating ang laban, nasa tamang kondisyon na ang katawan ko. Ang akin kasi, ang title match na ito ang huling pagkakataon ko. Itataya ko ang karir ko dito. Hindi niya kaya. Hindi siya aabot. Lagot na siya. Natalo na siya. Kumusta ka na? Okay naman po. Ang lakas na naging kalaban mo. Pero ang galing mo pa rin. Alam niyo po, narealize ko sa laban na yun. Hmm? Alam ko na po kung bakit ayaw niyong ipalaban ako kay Miyata. Napigilan ni Shimabukuro ang Dempsey Roll at nagpalitan kami. Pero paano po kung hindi ko nagawa yun? Paano po kung ako lang yung nasusuntok? Akala ko, porque natutunan ko na ang Dempsey Roll, pwede ko na makalaban si Miyata. So pro ring na lang natin tatapusin to, Ipo. Alam ko na, sa pro ring tayo magkita. Tama ka. Lumakas ka nga gamit ang iyong sariling paraan. Nagawa mo ang Dempsey Roll at inangkin mo ito. Pero hindi sapat yun para matalo mo siya. Lumaki na ang agwat ni Miyata sa'yo. Masyado nang malaki ang lamang niya sa'yo. Delikado ang alam ni Miyata. Mga counterpunch. At ang pinakamalaking kahinaan ng Dempsey Roll. Kasama kasi sa Dempsey Roll ang napapasunod ka sa isang rhythm. Kapag steady ang rhythm na yun, mas madali para sa isang counterpuncher kaya ni Miyata. Madali niya mababasa ang timing at makakounter. Alam kong sa katagalan ay may isip mo yun. Ganito na lang. Isipin mo na lahat na may interes sa title mo ay naisip na rin ito. Ipagsama mo ang lagay mo at yung timing. Sa tingin ng mga challenger, abistado ka na. Sa makatawid, alam na ng lahat ang weakness ng Dempsey Roll. Opo. Ano ba kayong dalawa? Nung isang araw lang yung laban, sa ibang araw na lang kayo magplano ng strategy. Opo, alis na ako. Sandali! Ano yun? Hindi lang po yun ang napansin ko. Hmm? Alam ko na ho ang kahinaan ng Dempsey Roll, pero ang totoo po, hindi po yun ang gumugulo sa akin. Huh? Naging brutal lang laban na yun. Pero kahit papano, kinaya ko po. Siguro po, yung mga susunod, magiging mas mahirap pa. Hmm. Sa tingin mo kakayanin mo lahat, hindi kaya ganun kadali ang iniisip mo. Manong, lagi kayong strict ko sa akin. At laging nandyan si Mr. Yagi. Imposibleng kayanin ko to ng nag-iisa. Pero, madaming sumusuporta sa akin.
Kaya kinakaya ko. Kung ganun, kaya ko! Encoded by Carlolo 16. Kala ko nga kanina medyo sasama ang loob niya. Pero mukhang optimistic pa rin siya na kahit papano, nakamit niya ang tagumpay. Mukhang nagmamature na talaga si Ipo. Andito na ako! Medyo lumakas lang ako. Pero hindi pa rin ako kasing lakas ni Papa. Kung ganun, magpapalakas pa ako. Hanggang maabot ko ang pangarap ko. Ayos! Parang okay na! Gumaling na! Pwede na ako makipag-sparring ulit! Tutulungan ako ni Sir Aoki! Ooh! Sir Aoki? Ooh! Nako! Oo nga, Ipo! Napasobre naman yata ako sa carbonode eh! Bakit mo naman ginawa yan? Lilipat ka na ba sa sumo wrestling? Nauna kulang. Ngayon, sobra. Kung akong tatanungin mo, sumusobra na yan. Okay lang ako. Isa akong veterano sa boxing. Bago dumating ang laban, nasa tamang kondisyon na ang katawan ko. Ang aking kasi, ang title match na ito ang huli pagkakataon ko. Itataya ko ang karir ko rito. Hindi niya kaya. Hindi siya kakabot. Lagot na siya. Tsakda, talo na siya. Pwera biro, sa tingin niyo, mananalo kaya si Sir Aoki? 6-4, pabor sa champion. Kung ganon, may pagkakataon pa siya na manalo. Oo, orthodox boxer yung isa. Walang alam kundi basics. Samantalang ang style ni Aoki ay mahirap mabasa, kaya nakakabasag ng rhythm ng kalaban niya. May pag-asa nga! Ang problema, paano kung naging champion nga siya? Sa tingin niyo, makakaya pa nating samahan yun? Sana tuloy, matalo na lang siya ng 6-4. Naguguluhan ka, ano? Kahit anong sabihin niya, nagre-research pa rin siya. Binabantayan niya mabuti ang kalaban. Masaru, nabawi mo na ang figure mo. Oo, napansin niyo rin ba? Susuportahan ka namin sa title match mo. Salamat po. Alam mo, tuwing pumupunta kami dito, binubusog mo kami sa masarap mong ramen. Kaya handa kami bumawi sa'yo. Machi-cheer kami lahat para sa'yo. Hehe, humanda kayo sa akin. Isang magandang palabas yun. Sa round 3. Hindi, siguradong tatalunin ko siya sa round 5. Oh, talaga lang, ha? Napag-usapan na lang din ang knockout. Napanood niyo ba yung ending ng featherweight title match nung isang gabi? Laging exciting yung laban ni Makunouchi. Sinlakas ng tren ang suntok ng batang yun. Masaru, iba yung isang gym lang kayo nagtitraining ni Makunouchi at ng world champion na si Takamura? Ang exciting siguro nun. Ganun na nga. Pag-champion ka na, para kang celebrity. Balang araw, gusto ko rin ma-experience ang kagaya nun. Kaya mo yan! Kaya mo yan, Masaru! Oo naman! Mga celebrity. Imposible ko na maabot yung level na naabot ng idol ko. Yung bata naman, parang tuluyan na akong natalbugan. Gusto ko makahabol sa kanila. Hindi baling hindi ako sikat. Basta ang gusto ko, makaiwan ng tatak sa sport na pinakamamahal ko. Nasa akin ang kinakailangan para makuha ang belt. Kaso lang, ang lakas-lakas ng champion. Pero, kaya ko pa rin. Pero natatakot talaga ako sa kanya. Tingnan mo na nga yung drama mo. Tanda ka naman! Hindi ako pwede makasinente! Nakalimutan mo na ba may title match pa ako? Tumigil ka! Hindi, babanggain ko talaga yung track! Wow! Hoy, tara sa kondo! Dala ka na pagkain! Hataw na, Kimura! Teka, inuutusan mo ba ako? Noong araw, parang wala kami katapat. Parang aayon sa amin ang lahat ng pangyayari. Nang madiscover namin ang boxing, nagbagong buhay na kami. Tumakbo kami ng tumakbo ng tumakbo. Pero hindi kami laging nananalo. May mga pangarap na mailap. Napabagsak kami, na-knockout kami. Minsan nananalo, minsan naman natalo. Madalas swerte-swertihan lang yan, pero hindi na ngayon. Tao. Alam mo, may matagal na ako na-realize. Ano yun? Si Takamura, halata naman eh. Pero kung tutusin, hindi ko rin katulad si Ipo. Ha? Huh? Kapag kinakailangan na, lagi maaasahan siya. Simpleng tao lang yun, pero ang galing niya. Magaling ako magsalita, pero mahina ako. Malakas tumahol, pero mahina ang kagat. Si Ipo, natural lang na malakas yun, pero masipag siya, kaya ibang klase talaga siya. Nung malampasan niya ako, ewan ko ba, pero sa totoo lang, hindi naman ako nagulat na nalampasan niya na ako eh. Pero 6 na taon ang ginugol ko. Ang dami kong tiniis para marating ito. Wala akong hindi kayang abutin. Akin ang Japanese title na yun!
Kimura, kapag naging champion ako, favor naman oh. Hmm? Tawagin mo ako, sir. Ang kapal na mukha mo! May sir ka pang nalalaman dyan! Ano ka ba? Wala kang galang! Galang ka dyan! Sana pa, gulungin ka na kalaban mo! Ganun? Sold out na daw? Oo. Sigurado mapupunong Korakuen Hall. Hindi nakahatak ng tao yung pagiging masyadong professional mo. Pagkakataon mo na ito para ipakita sa lahat ang boxing skills mo. Kaya nga pumatol ako sa walang kwentang photoshoot na yun eh. Pus ng palabas. Hindi magiging exciting ang laban. Tatalunin ko siya ng mabilis. Oo, basta manakout mo yung mukong na yun. Sigurado ako, tataas ang ranking mo. Talagang inanakout ko siya. Hindi lang yun, ipapahiya ako mukong na yun. Masaru Aoki. 10 wins, 6 losses, 6 knockouts. Walang classification ng boxing style niya. At ang pantapos niya, frog punch. Iilag siya pag sumablay ang hook, tapos lulundag at magbibigay ng uppercut. Memoryado ko ng timing ng suntok niya. Pipisain ko ang palakang yan. Para sa kanyang double punch, relax lang ako at kakounterin ko ang isa. Ang corkscrew blow naman niya, baliktad ang ikot ng katawan niya sa ikot ng kamay. Kaya parang normal straight lang yan. Ano naman ito? Nagpapatay-patayan. Akala mo matatalo na siya, pero bigla nakatayo pa. Magaling ang maarte ang isang yan, ha? Nakakainis siya. Dinedicate ko ang buhay ko sa boxing. Masaya ako sa loob ng ring at nilalasap ko ang tamis ng tagumpay. Nakipag-break pa nga ako sa girlfriend ko para mabigay ko ang lahat ng oras ko sa boxing. Hindi ako matatalo. Hindi ako papayag na mapunta sa isang katulad nun ng championship belt! Ay, mabuti na lang at pasado ako sa weigh-in. Ilang sandali na lang, Rookie King, fight ko na! Ang saklap naman kung hindi ako papasa sa weigh-in. Mas nag-aalala ako para kay Aoki. Nag-yoyo diet pa kasi siya eh. Siya yung champion, siya si Imai. Ang lakas ng dating ng isang yun. Tandaan mo, Imai, ha? Pag nagharap kayo ng challenger, huwag masyado tensyonado. Alam ko na yan.